Tapos sasabihin mo, uy, naubos ko yun. Sabada besh, ay, hal-hal ka lang. Perte mong hab-hab, no? So, hello, mga beshi. So, today is chicken portion na naman tayo. Ay, may pa-chicken portion na si Besh. So, mga besh, maraming nakakapansin ng aking video na April Favorites 2018. Maraming nakakapansin na pumayat daw ako. Ang tanong is, pumayat ka ba talaga, Besh? Yes, Besh, pumayat ako and hindi ko alam kung ilang pounds or kilograms yung nilulose ko kasi hindi ako nagtitimbang. Yes, mga Besh, hindi talaga ako nagtitimbang. Ang binabasihan ko lang, Besh, if nag-lose ako ng weight is yung damit ko. If yung damit ko is maluwag, meaning nag-lose ako ng weight. And if yung damit ko is masikip, yun, nag-gain ako ng weight. So, yun lang mga besh. Damit ko lang talaga yung, ano, yung binabasihan ko. Ang tanong is, bakit ka pumayat, besh? Or, nagpapayat ka ba, besh? Ang sagot is, yes, nagpapayat talaga ako or nagpapalose talaga ako ng weight. Kasi alam niyo naman, I'm hitting my 40s and you know na life begins at 40, no? So, iniiwasan ko na lang yun sa tingin ko is hindi na healthy para sa akin kasi iniiwasan ko na ba na magkasakit. Kasi yun know, na, besh. So, pangalawa na lang yung besh na maging sexy at 40. So, ang mabibigay ko lang na tips mga besh is very simple lang naman talaga. Ay, kasi ayoko yung maraming mga do's and don'ts na gawin mo na hindi mo pwedeng kainin. Yeah, ito lang yung kakainin mo. Itong sa akin is very simple lang talaga. Very, very simple lang talaga. Huwag nating komplikadohon, no? So, tip number one mga besh is ilagay mo dito sa iyong kokote na anumang bagay na sumusobra is masama. Pati rin sa ating pagkain, besh, i-apply mo yun. No? Na pag sumusobra, is masama. Hindi ako nagbabawal ng aking mga kinakain, mga besh. Kumakain ako ng kahit ano. Kumakain ako ng lechon, kumakain ako ng crispy pata, kumakain ako ng humpa, name it. Yung mga sinasabi nila na unhealthy, kumakain ako. Kumakain ako ng eksakto lang. So, for example, noon is makakaubos ka ng isang slice ng cake. Ngayon is isa to dalawang kutsara na lang yung kakainin mo. Oo, besh, para ka lang tumitikim, no? Pero at least nakakain ka. O, diba? Kung noon is makakaubos ka ng isang crispy pata. Ngayon is ganito na lang kaliit yung kakainin mo na crispy pata. Yung humba is dalawang slice na lang ng humba yung kakainin mo. Hindi yung nasa 10 slice ng humba yung kakainin mo, besh. Hindi na. Patikim-tikim na lang. So, yon ang ibig kong sabihin na kumakain ka lang ng tama. Hindi sobra. Kasi kung makakain tayo, besh, ay nako, parang wala ng bukas. So, next is carbohydrates. So, like rice, pasta, potato, yun, yung mga carbohydrates. So, kakain tayo noon mga besh is hindi natin sila pagsasabayin. Like, kung kumakain ka ng rice, kung noon is kumakain ka ng rice ng isang bandihadong rice, ngayon is 1 cup of rice na lang. And then, yung 1 cup of rice is yun lang talaga yung kakainin mo. Hindi ka na pwedeng kumakain ng pansit, hindi ka na pwedeng kumakain ng spaghetti, hindi ka na pwedeng kumakain ng lasagna, hindi ka na pwedeng kumakain ng macaroni. Kung naka-rice ka, rice na lang. And then, isang slice ng humba o ganun. So, yun lang. So, kung kumakain ka ng spaghetti, spaghetti lang yung kakainin mo, besh. Hindi ka na pwedeng kumakain sa sinabi ko na hindi ka na kumakain ng pwede ng macaroni salad pa dyan. No? So, yun lang. Kung kumakain ka ng carbohydrates na good for 1 cup, yun lang talaga yung kakainin mo sa isang kainan. So, yun lang. So, hindi mahirap, di ba? Kasi pwede kang kumakain ng kahit ano eh. Pwede kang kumakain ng spaghetti, pwede kang kumakain ng macaroni, pwede kang kumakain ng pansit, pwede kang mag-rice. Pero, yun nga lang, hindi mo siya sabay-sabay na kainin. Kaya mo yan, besh. Alam ko, kaya mo yan. So, another tip na ibibigay ko sa inyo is, hindi ako umiinom ng malalamig na tubig.
Iwan ko lang ha, but based on my experience is pag umiinom ako ng malalamig na tubig is lumalaki yung chan ko. And marami rin nagsasabi na I'm already 40 years old pero hindi malaki yung chan ko. At yun is ang sekreto ko. At huwag niyong ipagsasabi sa iba. Atin-atin lang to mga besh, ha? So another tip mga besh is huwag mong isipin na nagda-diet ka. Kasi the more na nag-iisip ka, nag-diet ka, is the more na mag-crave ka ng food. Yun. So, relax na mga besh. Darating din tayo sa punto na pumapayat ka, sumisexy ka. Ah, ganun. Kasi, yun din ang reason na hindi ako bumibili ng timbangan. Kasi mape-pressure ako, besh, na magtimbang na naman ako. Tapos, pagtimbang ko is, nisaka na naman yung weight ko. Ah, budlay. Hago, besh. Ma-pressure ko, kaya hindi ako nagtitimbang. Relax lang, besh. Sumisexy ka rin or maglulose ka rin ng weight. Papayat ka rin. Saan ba yan pupunta? Is papayat ka rin. So, another tip, mga besh, is huwag mag-skip ng meals. Kasi pag nag-skip kayo ng meals, dumating yung time na gutom-gutom ka. And then, maging, ano na, beast mode ka na. So, maging super saiyan ka na. Maging tigre ka na. Maging dragon ka na. Maging lion ka na. And then, kung kumakain ka na, besh, is bonggang-bongga na yung kain mo. And then, pag bumalik na yung ulirat mo, kasi busog ka na, tapos sabihin mo, uy, naubos ko yan. Sabada, besh, ay, hal-hal ka lang. Perte mong hab-hab, no? Kaya, yun, besh. Kumain ka ng tamang oras. Huwag kayong magsiskip ng meals. Ha? Kain talaga sa tamang oras. Kasi, pag mapas mo ka, besh, makabuo ang biya na. Makabaliw ng mapas mo. Alam niyo ba yung pas mo sa Tagalog? Ano yung pas mo sa Tagalog? Yung basta yung napas mo, i-search niyo na lang yun, ha? Huwag talagang mag-skip ng meals kasi mahirap na mapas mo. So mga besh, last tip na ibibigay ko sa inyo is huwag kalimutan uminom ng tubig. Kasi napaka-importante talaga yung tubig mga besh, lalo na pag nagda-diet tayo kasi para iwas dehydrated. And then, nakakatulong talaga yung tubig, lalo na pag ano, gutom tayo, tapos hindi pa oras ng kainan natin, so pwede tayong umiinom ng tubig. Nakakawala din siya ng gutom. And then mga besh, disclaimer lang, hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist. Ito ay base lang sa aking experience. And then, so yun. So, if symptoms persist, consult your doctor. So, yun lang mga besh. Basta sana nakatulong to sa inyo yung aking mga tips kung paano ako pumayat. Sana ma-apply din to sa inyo kasi hindi naman to mahirap eh. No? Wala akong binabawal. Kain lang kayo ng kain. Basta tamang-tama lang. Bawal yung sobra. So, yun lang mga besh. Sana nag-enjoy kayo sa video na ito. And then, till next time. And I will see you on my next video. Bye-bye! Thank you.